Yan, magandang araw po muli sa inyo, mga Karohaus. Today nga pala is April 17. Yan, araw po ng Sabado. So, payday, sahod day ngayong araw na to. Tapos ngayong araw pala na to, ito po yung pang last na araw namin ngayong linggo. Tapos sa Monday, babalik po kami doon sa ongoing project namin. So, tara! Yan, bago tayo pumunta doon, meron tayong kasamang makulit. Tanin! Kasama tayong makulit. Makulit pag umaga, pag kapag umaalis tayo, mahabol. Ayan, si Chanel. Tara, let's go. Ito tayo ron. Yan, bali nandito na tayo. Yan, today nga pala uli. Bali, Sabado ngayon. Ngayong araw na Sabado, kukumplitohin namin yung mga kakulangan nito. Yan. Good morning, Team Wasalak! Good morning! Yan. So, ito yung update ngayon dito. Kinukompleto na namin yung mga kulang ngayon. So itong linggo na to, gaya na nasabi ko, ngayong linggo na to ay last day namin dito. Ito yung panghuling araw namin ngayong linggo na to. May good news nga pala kasi yung hardware, meron na silang flash band tape. Yan yung pupuntahan natin ngayong araw na to, para makompleto natin yung mga sisilyadoin doon sa bubong tsaka dito sa may polycarbonate area. So bali bukas pala pipilitin ni Sir Ricky na may kabit tong Korean blinds. Tapos si Master Batang din bukas araw ng Linggo, yan, kakabit po nila yung screen door tsaka yung mga jalousy. Bali, alis muna tayo para tuluyan na makompleto yung mga pangailangan pa dyan. Okay, let's go. Yan, dito ulit tayo sa Full Season Hardware. Dito lang yan sa may Paradahan. Bumili nga pala tayo ng tape po, ginagamit sa bubong. Bali, ano na to? Lima na, para pang matagalan. May stock tayo. Tapos shoutout nga pala kay Madam Melanie. Binigyan niya tayo ng tinapay. Oh, Julie, space shop, baka naman. Pasalubong kay Mrs. O, tara, balik na tayo sa Lumina. Thank you ulit rito, ma'am. Okay, let's go. Ka-welcome natin yung makakilala natin dito. Dito sa All Homes. So, today nga pala, alas 9 yung bukas nila. Alas 9 ng umaga. Nico! Ito lang. Ah, shoutout ka. Bye. Shoutout nga pala sa mga BNB, Vista Mulgam. Yun. Ah, sige ha, una na ako. Sige, sige. So ito lang yung tinakbo natin dito, yung shampoo holder. Tara, hindi na tayo. Yan, bali nakabalik na po tayo rito. Konti-konti lang yung ating pinatapos na rito. Eh, nagpisa na pala ni JR yung pagpapahid ng baseboard lining gamit yung paintbrush. Tapos yung kulay nito, chocolate brown. Yan, chocolate brown po. Tapos dito banda din, doble na ni Master Jojo to. Itong ating color pink sa baseboard, tsaka yung dito sa wall. Tapos dito yung banda. Yan. Malipay ng coating na dito sa mga overhead cabinet dito tsaka yung dito. Yan, today nga pala tinatapos na namin lahat ng finishing touch nitong unit. So sa bawat wall, sa may bawat area. Yan. Bali, ceiling, wall hanggang floor po yan. So kahapon po meron tayong ginawa rito, pininturahan natin to. So ang diskarte rito, mga Karoha, sayaan nyo lang po na madumihan tong gilid nitong chocolate brown na pinintura natin dito. Ngayon kapag nadumihan siya, re-retouch nyo po yan sa gitna. Pero sure nyo lang na
yung mga tumalsik dito sa wall na to na chocolate brown ay tuyo na o hindi, magdudumi po. So ayan po siya. Tapos ngayon naman, nadumihan naman to, itong dito sa part na to. Gagawin naman natin dyan, patutuyuin natin, saka po natin, yan na lang po yung ating pipinturaan ng chocolate brown para malinis po siya tingnan. Yung mga gilid pala ng polycarbonate, kailangan po natin yung lagyan ng silicone para hindi po pumasok yung tubig. Kung meron kayong iba pang idea na pwedeng ilagay, okay din. Dati flash band tape yung nilalagay namin, kaso nga lang parang ang dumitingan dahil may silver kasi yung harapan nun. Ayan siya, naka silicone. Ayan, naka silicone po pati sa baba. Ayan, para pagka umulan ay hindi po papasok sa loob yung tubig. Ayan, time check tayo mga Karaw House, 11:20 na nang umaga. Itong part nga pala na to, pinturado na yan. So yung technique na ginawa namin dyan, napanood nyo na po yan. So kinakailangan namin ng karton o kaya nung paleta. Yan, kakapintura lang po ni OG yan. Tapos kung magkakaroon siya ng sabit, ayun, kagaya na, no? Masabitan siya. Okay lang yan. Ipa-final retouching natin yan kapag natuyo yung sumabit na pintura. So yun niya, yung technique niyan, patuyuin niyan po muna. Huwag niyo po kagad papatungan ng pintura yung pintura na basa pa. Ito na yung update naman dito sa gate. Yung umpisa na ni Master Jojo. So kapag finishing talaga, medyo makalat. Lalo na kapag pintura. Nag-umpisa na rin po ni JR to. Siya nga pala yung nagpintura ng bawat baseboard dito sa living area. Mga ka-house, kung ayaw nyo po madumihan yung flooring, kung gusto nyo medyo pantay siya tingnan, bukod po dun sa gagawin nyo yung lining, yan yung lapis, oh, yan yung marking namin, maglalagay din po kayo ng masking tape sa ibaba. Yan. Maglalagay rin kayo ng masking tape. Sa mga may balak mag-DIY, yan, para hindi po kayo mahirapan maglinis. Pero yung sa ibang mga pintor talaga, kahit wala na yan, hindi na kailangan yan. Pero mas maganda pa rin, maglagay tayo para hindi tayo mahirapan. Superstar, JR. Okay ka? Loko siya ni Pansky, o tito ba siya? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ang bilis ni Jaya, nakatayo agad. Tapos dito nga pala sa part na to, babaguhin namin yung linya. Pinapakbak ko po ito sa kanila kasi nakita ko, napansin ko, naihipon yung tubig dito. Yung flooring kasi nito mga Karaw House, ginawa na ng paraan to ni Master RJ. Ginawa niya na ng paraan to para mapunta po lahat sa floor drain. Kaso nga lang, bago pa kami pumunta rito, may diferensya na talaga yung flooring. Lalo na yung abang ng mga floor drain. Napakahirap pabuling kasi yung papunta po dun sa dulo. Ayan po yung butas niya. So balak po namin yan ilagay dito. So dito doon namin siya isusok-sok. Ayan. Maraming salamat sa tropa. Sa tropang Wasalak. Tala, break time na po tayo muna. Okay, let's go, break time. Break time. Ngayon araw nga pala, dumating yung may-ari nito. Yan, pinayagan tayong makapasok sa kanyang munting bahay. Yan, shoutout po sa may-ari. Tapos si Ate Mirna nga pala, kinuhang extra ni ate para maglinis dito sa unit. Sige, break time muna. Sige. Break time. Gigi. Yeah, Sir Jojo. Si Pansky. Yeah, break time muna. Okay. So ito nga pala yung setup ng isang Irene Row House na mayroong 54 square meter. So bali hindi nila sinagad dito sa kalahati. Yeah, hindi nila sinagad dito sa kalahati. Mas okay din naman kung yung may-ari, hindi na nangangailangan ng malaking space. Mas mapapaluwag na yun dito sa may area rito, sa may corner lot. Naka-polycarbonate siya at meron pong mga downlights. Ayan. So hindi pa siguro tapos na tapos to kasi wala pang tiles, wala pang pintura. Ayan.
Nagay po sila ng abang ng aircon box dito. So grills to, tapos binatasan yung banda rito. Sa palagay ko, kwarto to. So ang ganda rin ng kanyang lababo, mga karokos. Square type. Tapos kung may makikita kayong ganitong klaseng lababo, ang tawag dyan, overflow. So sakali nga mapuno to, umapaw. Yan, sasaluhin po yan dyan. Ng another drain, papunta po dito sa ating drain area. Palusot. Ganda ng tiles na ginamit. Semi-granite. Yan o, 60 by 60. So bali yung gutter na ginawa rito, paikot. Yan. Kadalasan mga karos, dyan kami naglalagay ng gutter. O kaya dito. So ginawa nung gumawa nito, paikot. Pwede rin naman yan. Ang ganda idea rin. Tapos dito. Yan yung downspout niya. So ang luwag, di ba? Binaklas din yung existing na lababo rito. After nung mabaklas, yan. Doon po nilipat. Diyan po nilipat. So kung makikita nyo, wala pa po itong gisame. Yan, hindi pa daw na tapos na tapos to. Siyempre, nag-iipon pa yung may-ari. Yung flooring niya, yung tiles, ang ginamit po ay 60 by 60. Yan lang po yung improvement na umamala pa po ito. Ano? Wala pa po yung improvement. Yan na pala. Ma'am, pinasadya niya talaga ito na ganito yung room. Para mas malaki ito. Ayun. Ayos. Yung mapapansin nyo, yung kisame, hindi na siya pinalitan. Yan. Naglagay na lang po ng mga additional na light function sa ilaw dito at saka dito sa part na po ito. Yan. Tapos ito yung kanyang room. So, bedroom 1 and bedroom 2. Pinasadya ng may-ari na mas malaki itong part ng isang kwarto na to dito. Ayan, isa rito. Tapos kung makikita nyo sa banda rito, nagkaroon po siya ng kantuhan. So, yan yung gustong setup ng may-ari. Nagpapalit din po siya ng breaker. Mas heavy duty na breaker. So panel board na pinapalit niya, mas okay to. Siguro pang-animan. So kulang mo kasi yung pang-apatan sa plano rito. So yan po yung setup. So napakaganda nito kapag natapos to. So syempre, malaki yung bahay, malaking opportunity. Yan. Shoutout po sa mabait na may-ari na pinahintulutan po tayong papasukin tayo rito sa unit. Yan. Paano Ate Mirna? Pagigihin mo dyan. Yun no? Napakasipag talaga ni Ate Mirna. Ayun o. Parang nga naman na pagka bumalik may-ari na maliwalas na. Na. Yan. Pinagtutulungan lang po nila itong linisin. Para sa panahon ngayon, kahit pa paan, pagka bumisita ka, mas maganda talaga, medyo malinis. Para makapagpahinga-pahinga ka. Ayan, una na po muna tayo. Ayan, maraming salamat sa pagsilip ng unit. Ayan, para po to sa mga viewers natin na gustong kumuha ng idea sa setup. Ayan. So, hindi na tayo nagtagal kasi nandyan yung may-ari. So, tara, tanghali na. Let's go! After break time, balik pa uli tayo rito sa ating project. So itong week na to, last day namin ngayon. Tapos balak namin bumalik dito ng Monday para po sa overall retouching. Bali ito po, pinipinturahan na yung gate. Yan, nagkakaroon na po ng kulay yung kanyang unit. Yan no. Ito nga pala yung tiles na gagamitin natin. Aksidenteng na paka ni Pangski. Pero okay lang. Lokohin natin si Pangski. Tara. Saan? Saan kaya si Pasky? Ito sir! Nako, hindi ba alam magkano yung tiles na yun? Sir! 1,000 yun! Matay tayo dyan! Eh, okay lang yan. Sahod mo naman ngayon eh. Sa first time, pero mga 1,000! Baka naman! Oh, papayara mo yung balay 1,000 to, nabasag niya yung tiles eh. May bandolid lang, ikaw na lang bahala sa iba. Oh, may bandolid lang daw. Kasi nga pa, sa mga kita, sila yung big. So para dito kasi yun, aksidente na pa kanya. Mura lang yun mga karakas, hindi naman po 1,000 yun. So itatakbo na lang po natin ito mamaya-maya. Total naman, may ginagawa pa si Pangski ron. So ganito yung cut namin ng tiles.
So ang bili ko yata rito nasa 60 pesos ang isa nito. So kaya ginaganito yung cut ng tiles. Ito yung magiging floor drain niya para mas lalo pong lumaro yung kanyang libelasyon. Ayan, para maklibe natin ang gusto. Pag masyado kasing malaki yung tiles, mahirap po yung klibe nun. Kaya ito, ganito yung putol nun. Yun nga lang, pagpasok nila kanina, ayan, napaka ni Pangski. Hindi niya sinasadya. Okay, lumalabas na po yung forma niya, tsaka yung kulay ng setup natin. So siguro lalo na kapag naikabit yung screen door dito, yung jalousy, at tsaka yung ating Korean blinds dito. Ayan, sa part na yan. Bala ko po sana isuggest ko sana itong mga window grills na palitan sana namin yung disenyo. Kaso nga lang dagdag gastos na naman yun. So malaki na rin yun na minus nila rito kasi hindi na po natin to binago. Okay naman daw sa may-ari. Ayan, okay naman daw sa kanila. So ito na po yung ating gate. Ayan. So konting retouching na lang to. Ayan, kagaya nga ng sabi ko kanina, ayan, hihintayin lang namin matuyo yun, yung banda doon sa taas. So ilapit natin yung camera. Ayan. Pagka natuyo na yan, cuttings uli kami. So, ayan, marami pa nga nire-retouching si Pansky rito. Nagtatag mo siya rito kanina, tahimik siya. Kasi nakabasag. Yan mga karokos, marami po kaming nangyayari at magaganap sa ongoing construction. Kung sakali nga hindi nyo lang po alam, nakakabasag din po kami. Minsan nakakatapong kami ng pintura, yan, kasama yan sa ano namin, sa trabaho namin. Yan. Minsan yan dati, matagal na yun, nakabasag si Ogi ng water closet. Naalala namin yun, pero nagawan din namin ang paraan. Kasi yan, di may iwasan na pag may mga item yung minsan nawawala, nawawalis, mga maliliit na bagay. Yan. So ito na yung final touch. Final touch na color. Ang ating overhead cabinet. Tapos ito, itong strip light, ilalagay po namin yan sa taas. Para dito, medyo basa pa kasi yung mga part ng pintura. Tapos ito na yung nagawa ni JR. Ayan, naka-lining na rin to. Makakaroon sa purpose ng mga baseboard lining kahit na pintura lang, gagamit tayo ng dark color. Ang pinaka-purpose kasi niyan, yan mo kasi yung laging madumi na part. Halimbawa, pag nagwawalis kayo, yan, lagi po yung nadudumi yan, yung part na yan. Yan po yung laging nangingitim, yung part ng wall na yan. Yan ang silbi niya kung bakit meron yan. Bukod sa disenyo, yan, bukod sa disenyo siya, yun na rin yung purpose niya para hindi po siya laging madumihin tingnan. Baleta naman yung ating main door. Ayan o, pinturado na rin po siya. Ayan yung main door. Siguro baka mamayang hapon, sakto pag uwian, medyo tuyo na to. Ayan. Kailangan natin siyang i-pull out mga karawas kasi pag doon natin siya pininturahan sa unit, hindi po siya talaga mapipinturahan ng maayos. Ayan. Okay. So, bali, takbo muna tayo dun sa nabasag ni Pansky na tiles. Ayan. Kasama po ito sa trabaho mga karos na hindi may iwasan. Na laging may nababasag minsan. Ayan. Bali, dito na tayo. Bale, ito na yung kailangan natin. So, isa lang kailangan, wala na mababasag. Yan. So, balik na tayo sa Lumina. Yan, nandito na po ulit tayo sa Lumina. Ito yung ating tiles. Can I take this?
Sayang, kakarating lang natin. Nagpisa na po pala yung ating baseboard lining dito. Yan sa ating pambalampin to. Bali, dito nga pala banda sa likod. Ito, dito, sa may harapan. Hindi na po yan lalagyan kasi matatabunan po yan ang screen door. Yan, pag nakita nyo naman na nadumihan yung ating mga flooring ng ating pinampulay dito sa baseboard lining, hayaan nyo muna matuyo. Pwede hindi nyo muna punasan yan. So, mas mabilis yan pagka kinutkot ng paleta o kaya gamit na lang mo kayo ng paint thinner at basahan yan. Mas mabilis. Yan, nililinis na lang gusto ito ni Pansky. Saan? Andiyan na. Papalamig. Papalamig na si Pansky. Ito na yung ating tiles. Naulitin ni Master RJ yung puto ni Mame. Huwag ako muna ha, tapos nakukunin ka muna. Nakaman ako na pinakita. Para nahihimik na ko niya sa sira. Ulit, hindi nakuha sa video. Ulit ka, hindi nakuha sa video. Hindi na mo nalabas. So hindi na doon nalabas si Pansky dyan. Baka mabasag niya uli yung tiles eh. Kaya retouching kami doon sa may cornisa. Yan, inumpisa na ni Master Jojo yan. Ito yung unang room. Malinis na siya. Konting punas-punas na lang dito. Uri ka, hindi ka tulong. Doon nga pala sa mga may balak mag-DIY, yung paglilinya o yung pagguguhit nito ng lapis, yan depende sa inyo kung gaano kakapal. Tapos yung pag-apply po nitong paintbrush, parang ganyan lang po yung technique ko dyan. DIY! Pwede kayo mag-DIY. Ganyan lang yung technique kung paano bumawak po nung paintbrush. Diba, for example, may lumagpas na ganyan, hayaan nyo lang po matuyo yan. Bali, ang babanatan nyo naman dyan itong pangkulay nito. Kaya kailangan lagi kayo may sobra nito kung ano yung pinangkulay nyo. So ito naman ang pipinturahan nyo, ito lumagpas. Pero yung the rest, yan, okay na yan. Good year, good. Golden hand! Yan. Naku, masyado ka malapit kay Pangs, kay Master Ate. Mamaya, madadali niya na naman yan. Dali na naman. Yan, bali ganyan po yung ginagawa dyan. Kaya pinutol namin ng sa apat na sides. Para mas lalo po siyang lumubog. Yan, pang second coating to. Kung natatandaan nyo, pininturahan ko to. Yan, pang second coating na po to. Tapos tuloy-tuloy lang si JR dito. Yan, pinatapos po niya to. Part niya. Kailangan talaga matyaga kayo sa pagpipintura. Kasi dalawang experience ang mararanasan nyo dyan. Una, yung dumi. Yung lagpas ng pagpapahid. Tapos dudumi uli. Yan ang diskarte dyan. So kailangan patuyuin nyo muna yung mga lumagpas. Saka nyo po i-retouch kapag natuyo. Ito nga pala yung update namin dito. Yung mga nakaupo muna. Mga pagod na. Pagod na kakalakad. Pagod na kakalakad. Ikap dito. Ayaw mo ang ganyan ko. Ayaw mo ang ganyan ko. Nakuha na kami po. Sir, pa. Sinyang parang nakukuya ko. Sinyang po na ukulong masarap.
Bali yung texture nga pala ng tiles dito, masyado siyang rough. Kaya masyadong kumapit yung mga pintura na tumansik dito. Ang pinanlinis pala ni Ogie rito, muriatic na may tubig. Muriatic na may tubig lang. Tapos sa Scotch Brite, mas mabilis siya matatanggal. Dad, nakuha na lang ba ito? Malinis na po yung flooring natin. Ang paleta lang naman po yung ginamit niya. Tapos yung manipis na manipis, pinakamanipis na liha. Yan, yun po yung sikreto dyan. Dito sa ating ito yung bedroom 1. Ayan. Ito yung bedroom 2. Yan, after po namin kanina dyan sa ating interior, dito naman po tayo sa may taas. Dahan-dahan lang po uli kami na lumalakad dito. Medyo manipis yung yero. Ito pala, hindi pa nalalagyan ng epoxy. So ito yung sample na nalagyan na ng epoxy. Bukod po sa ating flash band tape, meron pa siyang kasunod na epoxy. Lalagyan din po namin to, itong mga gilid. Yan, yan yung naipangako natin sa may-ari. Ito lalagyan natin. Bali mag-apply na tayo ng epoxy doon naman sa ating mga daanan na singawan ng exhaust fan. Tapos dito sa part na to, si Master RJ nilalagyan niya na ng flash band tape, yung parang pinakadulo natin. Ayan, dulo ng ating polycarbonate. Yan po yung magsisilbing flashing niya para hindi po tumulo sa may gilid. Tapos nag-umpisa na rin pala ako maglagay na silicone para doon sa ating mga flash band tape. Ayan. Naka-silicone siya. So sinabi ko na yung purpose niyan. Hindi po inap yung kapit lang ng ating flash band tape. Kailangan yung dulo, lagyan din po natin para hindi po siya bumitaw. Diba? Bali pinagtulong-tulungan na po namin to. Ayan. Lahat po ng nakita pa namin dito, ayan, ilalagyan namin ng nilalagyan po namin ng flash band tape. So lahat ng flash band tape, lagyan natin na silicone lahat. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan. Ayan. Pinobera na po namin yan. Pati rito sa kabila. Sa kabilang part. Ayan. Saka dito. Lahat po yan naka-epoxy na. Para hindi na kasukin ng tubig. Itong wire na nakikita nyo rito, nandito po banda yung TV console. So may dalawang wire to. Pagka pinila po nung magkakabit ng internet tsaka ng antena, dyan na po yan dadaan. Yan, lulusot na po yan papunta dyan sa loob. Yan, halos okay na. Sa mga kumuha nga pala ng ganitong klase na unit, kadalasan dito may tagas. Yan, turo namin sa inyo. Yan. So kaya pati ito, nilagyan na rin namin. So pwedeng epoxy, pero mas maganda kung ganito. Yan, ito yung ikakabit natin. Yan, buti nakisama yung panahon. Saktong-sakto lang yung pag-akyat namin, hindi mainit. Yan. Okay. Yan, bali yan lang po muna yung update namin yung araw na to. So hindi na po ako pumasok sa loob, medyo malinis na. So babalik na lang po kami dyan ng Monday, lahat po kami, para sa final retouching po. Uwian na muna. Let's go. Yung ibang kalat nga pala namin dun, yan, binababa na po namin. Bali, ang naiwan na lang doon yung mga tambak na konting buhangin. Yan lang po yung naiwan. Buhangin na lang po at konting tambak at basura na hindi pa nakahakot doon. Yan. One na-miss ni Pansky, stay in ah. Pansky, stay in ulit. Meron nga pala nagbigay sa amin ng blessing. Ayaw nilang yung ipasabi kung sino sila, no? Ayaw na lang nilang ipasabi yung nilang pangalan. Pero maraming salamat po dun sa opportunity na
na itong project na to. At na-appreciate nila ng gusto yung ginawa namin. So maraming maraming salamat po. Bali yung client pala namin, yun, nagpadala siya para sa tropa tsaka para sa amin. So ito na po yun. So abot na lang natin kay Master RJ. Tapos siya na pong bahala. Ayan. RJ. Maraming salamat sa blessing. Ayan. Thank you. Hey, may blessing pa ba si Parks? Kinakabasag ng tiles eh. Babawas na lang. Babawas na lang. Naku, wala na. Wala na pala. Ayan. So paano ha? Okay. Bali babalik nga pala kami sa Monday. Lahat kami. Sama-sama uli kami dun sa unit. Ayan. Yeah, mauna na si Pansky. Magbabayad pa ng utang kay Ate Mirna sa may tindahan. Bali uwi na po mga Karohas. Yeah, kita-kita po tayo sa susunod na video namin. Yeah. Sige. 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 Sige.